What's up mga ka-Homie? Nandito tayo ngayon sa University of Makati upang alamin ang mga opinion ng mga estudyante tungkol sa No Homework Policy! Let's go? Let's go! Sang-ayon ka ba sa panukalang No Homework Policy? Bakit? Hindi ako sangayon sa panukalang yun. Bakit naman? Dahil simula pa noon, miski ako eh. Yung pagkaya binigyan ng homework, para saan ba yun? Kumbaga, para i-test doon kung ano yung napag-aralan mo, diba? Yung natutunan mo sa lesson eh. Doon natin makikita na may nalaman ka ba sa gawain na ito o hindi. At the same time, pwede din yun yung magbigay sa'yo ng paraan na sabihin natin, bagong subject yung pinahomework, di ba? Hindi pa natuturo. So, binibigyan ka ng initiative na ikaw mismo mag-alam sa iyong sarili. Mas maganda pa yon dahil mas lalo mong naano yung sarili mo eh. Mas na-improve mo yung pagiging ano mo, estudyante sa paggagawa ng mga assignment. So, hindi ako sangayon na mawala ng homework. Hindi po ako sangayon kasi po, una po sa lahat, ang takdang aralin ay isang pagsasanay para mahasa ang ating utak. Oo, kasi tambak-tambak na rin yung gawain. Tapos, diba sa limang araw, laging may groupings. Tapos magpapa-assignment pa sa Friday. Di lang naman isang subject lang nagbibigay ng assignment. Minsan tambak talaga. In kaya, nawawalan na rin kami ng quality time sa family namin. Kaya yun. Tsaka hindi lang naman dapat puro academic yung dine-develop natin eh. Kung sakaling maipatupad ang No Homework Policy, ano sa tingin mo ang magiging epekto nito sa aspektong pang-akademika ng mga estudyante? Dalawa. Isa, para dun muna sa mga bata lang, isa mga elementarya. Kung sa mga elementarya, di naman masyado itong apektado. Kasi yun yung rason nila eh, kung bakit magkakaroon din ng No Homework Policy. Dahil gusto nila sa mga bata, dahil mga bata naman daw sa elementarya, pinapagawa lang sa magulang, di nangyayari, parang hindi na yung bata gumagawa ng homework. Pero, para lang dun sa online. Paano naman yung mga nasa taas eh? Matatandaan tayo, yung mga may kaisipan na tayo na yung gumagawa ng sarili natin, di ba? So, kung natuloy ito, sabi natin natuloy ito para sa atin, ano mangyayari? Unang-una, yehey, di ba? Yehey, di ba? Dahil walang homework. Pero pangalawa, may natutunan ka ba? Yung tanong ko sa kanila. Dahil natututo ka nga sa lesson, pero true homework, magagamit mo yung turo na yun, ma-apply mo yun sa mga gawain na yung binibigay sa'yo. Kumbaga, practice ito para ma-ano ka sa totoong buhay, di ba? Yung paano kung binigyan ka ng task ng ano mo, employer, sabi natin ngayon, yun yung homework mo. Yung parang ganyan yung punto ko dun sa. Kung nawala siya, mawawala yung prior experience. Thank you po! Ang magiging epekto po nito sa mga kabataan pag walang takdang aralin ay bilang estudyante po, grade 10 student, mababawasan po ang aking paghahanda para sa darating na grade 11 at 12. Bukod sa magiging tamad lalo ang mga estudyante, hindi pa sila matututong mag-manage ng kanilang oras dito sa gawain bahay at saka sa kanilang school works. Hindi naman araw-araw pinagbabawal yung pagbibigay ng assignment eh. Kapag Sabado, Linggo. Kaya more quality time sa family. Saka di rin masyado maapektuhan yung pag-aaral ng estudyante. Ang Senate Bill 966 o mas kilala sa tawag na No Homework Policy ay isinumite ni Senadora Grace Poe sa Senado noong 28 ng Agosto. Sa kabilang banda, naghain rin ng kanilang bersyon ng parehong panukala sa Kamara sina Deputy House Speaker Evelina Escudero na tinaguriang House Bill Number 3611 at Quezon City Representative Alfred Vargas sa ilalim naman ng House Bill Number 3883. Sa panayam na ito, binigyang pansin ng Senate Bill 966 na kung saan ipinagbabawal ang pagbibigay ng takdang aralin sa mga estudyanteng nasa pribado at pampublikong paaralan mula kinder hanggang grade 12 tuwing araw ng Sabado at Linggo.
paglalayo ng panukalang batas na maprotektahan ng kalusugan ng kabataan, maging ng mga guro para mas magkaroon ng balanseng pamumuhay.